Okay, so what's up, guys? It's a Saturday morning today, and may plan na tayong gawin with Doming. And actually, today is the due date ng change oil. Actually, going to 6,000 pa lang naman. Kaya alam, medyo matagal na. And hindi ko masyadong nagagamit. So, i-schedule na lang kahit wala pang 6,000. So, let's go. And idali natin sa kasa para may schedule today. Hopefully may schedule or luwag. Pag-usapan natin today kung bakit ko ba na-consider si Dominar 400. And after, you know, this is not a brand new actually. It's a second hand, by the way. And it's a 2018 model. But still, siya pa rin yung kinonsider ko to buy. So bago ako sa pagmumotor, but hindi ako yung type na nagra-ride before, as in talagang bago. And then instead na automatic, nag-jump ako rito sa manual, sa naked bike. And so sa talagang kung bago ka sa pagmumotor at mag magja-jump ka rito, meaning hindi ka nag-scooter or nag-try mo nang mag-motor previously, so medyo mahirap. So bakit nga ba ito yung na-consider kong bilhin? So first, ang tagal kong naghanap. So ang kinonsider ko nung una is actually NMAX, yung mga scooter, para medyo madaling mag-practice, mag-aral, kasi automatic na siya. So hindi na dagdag pa yung pag-aaral yung sa shifting. And diretso agad, let's say, balancing, yung tamang pagliko, banking, and yung mga cornering. Pero later, habang naghahanap ako, so na-consider ko yung ano ba yung gagawin ko after ma-practice. So, and naisip ko na dito sa atin may restriction sa, let's say, sa highway. And then yung mga yung required doon na cc is ay 400cc yung minimum. So yan, kaya ako na-consider, since plano nating mag-explore. And later on siguro magiging restriction yung sa mga kailangan nating dumaan sa superhighway. So kinonsider ko na yung at least yung entry level ng mga big bike.
meaning yung required cc sa highway. And nakita ko nga itong yung mga entry level, yung mga 400cc, and halos lahat tinignan ko. And nakita ko itong Dominar. So siya yung na-consider ko. One reason is basically the cost. Siya yung pinakamura sa 400cc na mura siya, pero hindi naman nasasacrifice yung quality. Meaning, bakit ko nasabi? Kasi si Kawasaki yung kumbaga partner ni Kawasaki si Bajaj, so I don't think Kawasaki will distribute this kind of bike kung hindi siya okay yung quality. So yun yung mga consideration ko. Cost, so yung brand new nito, alam ko nung unang inilabas around 160 or 165, and then yung current value today is 175, so which is fair enough. Actually, is cheap sa mga ganitong level ng big bike, sa mga 400cc sa lahat. Kasi tinignan ko around na sa 250 to 365 yung range nun. And then yung mga ka-range nito is actually nasa 250 or yung mga big entry level na big bike ng mga branded na Yamaha or yung KTM. So nasa 200cc or 150 to 250 yung ganitong range ng price. So sabi ko, I'll be spending this amount of money and pwede na rin sa South Super Highway. Although medyo mahirap sa akin kasi first time kong magmumoto, and nandito na tayo sa 400cc agad at saka manual, yung bigat mabigat, so mahirap isiingat sa daan unlike sa mga scooter and yung maliliit na cc pa. So kinonsider natin. So sabi ko naman, mapapag-practicean yan. Practice lang kailangan para magamay lahat. And eventually, so matututunan din lahat. And yun nga, so it took for me to around siguro 1 or 1.5 months para makalabas ng subdivision pa lang yan. So within 1.5 month, nagpaikot-ikot lang ako sa loob, yun, nag-aaral mag-shift, nag-aaral mag-balance, and then after that, saka pa ako nakalabas ng subdivision. And ngayon ito, nakakatawid na ng kabilang bayan. And so far, so good. So, yun nga, more practice pa lang kasi minsan namamatayan pa rin. And itong Dominar, so actually may mga series to. Oh, actually 373.3cc pa siya. So, nagka-issue siya sa papel. Although yung mga ka-same size ng makina niya, naka 400cc sa rehistro. Pero ito, yung the first time na ni-release to sa Pilipinas is hindi siya o registered siya as 373 kung ano talaga yung displacement ng makina niya. So, kaya hindi siya allowed sa loob ng expressway. So, kinonsider ko siya kasi later on naman na-correct yun ni Kawasaki. Ewan ko kung anong ginawa nila, but inihabol nila yung sa LTO and nilakad to make it 400cc. And yung mga nauna 373, and later on merong nakapag
pa-register ng 400. And isa to sa mga na-register na 400cc, kaya binili ko na. So, para less hassle, and nasa registro na yung 400. Although hindi ko pa natatry sa loob, kasi nga gusto ko muna ma-practice. So ganyan nga, in this 373.3 with slipper clutch and a 4-stroke single cylinder engine. Dual ABS siya, front and rear na. So yung mga ilaw niya is all LED, headlight, yung stoplight, signal light, and I think with 34 plus horsepower, I'm not sure. So, which is enough na rin kung talagang gagamitin lang naman natin, hindi naman tayo magwawalwal. So, chillax ride lang. So, which is okay na. And, yun nga, sa cost is sulit na siya, yung mga feature niya. At, 165 dati, ngayon 175. So, mag-enjoy mo na. And then, so far naman, so, wala pa tayong napapagawa o nagiging issue. Knock on wood. And ito nga, yung regular maintenance lang na change oil. Yung mga kailangang adjustment, which is normal naman sa mga bike. So far, yun. Wala namang nagiging 5,000, magsi 6,000 na to. So far naman, mukhang sulit. Based on review nga pala, so yung itong Dominar is yung gas consumption niya is around 25 kilometer per liter, pero hindi ko pa na-try yung actual talaga. Siguro later kung may pupuntaan tayong medyo malayo. Siguro yung bad side dito kay Dominar, sabihin ko na rin, mahirap, kung baguhan ka sa manual, ang hirap niyang alamin kung anong gear mo na, tapos ang hirap i-neutral kapain, kasi yung indicator niya lang is yung neutral, hindi, walang indicator siya, unlike doon sa mga ibang big bike, may indicator siya kung anong gear. Dito sa Dominar, so wala, neutral lang. And yung pag-shift niya is down, up, 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 hanggang 6 speed. And then between 1 and 2, nandun yung neutral, yung half, kailangan mong half press or i-apakan ng kalahati. So medyo nalilito ako, lalo na pag traffic na ganito. Hindi ko alam kung nasaan na gear. So kaya ang namamatayan, kasi minsan nasa second pala, na stop ko sa second, and then pahon, namamatay. Aside doon, wala na akong makita.
siguro, yun nga, kaya nasabi ko kanina, si Kawasaki naman, di magre-release, hindi niya ipapartner si Bajaj. Kung yung quality ng Bajaj is hindi okay. Well, I'm speaking on behalf doon sa experience ko kasi hindi ko alam yung iba kung same experience pa rin yung nangyari sa kanila, sa kanilang Dominar. But for me, so far, yeah, yun lang, yun lang. Wala tayong masyadong issue. And kung, yun nga, kung gaya ka, kung mga baguhan kayo, and plano magmotor, and you will start sa 400cc na big bike, please expect na mahirap sa umpisa. Talaga mahirap, kasi yung bigat pa lang is a 185 or 187 kilogram. So talagang grabe, mabigat, ma-overwhelm ka sa kanya, kasi ang hirap, hirap itulak, ang hirap let's say i-balance yung halimbawa sa traffic kung hindi ka talaga sanay. So medyo ang hirap alalayan, so, masasya ka talaga dun. So expect na talagang isa yun sa mga pag-aaralan mo, yung bigat niya, yung pag-handle. Kasi na-try ko naman dati before yung mga scooter na maliliit, yung pasakay-sakay lang. Hindi naman ganun ka hirap itulak, i-balance. So talaga ito grabe. Mas siguro yung higher CC. Kung let's say yung sa checkpoint. Okay na? Ay, thank you. 400 Dominar. Ganda yan. Rusi yan. Thank you, boss. Papachinchoy lang. So, checkpoint, pero mabait kasi complete gears daw. Yan yung advantage ng mga complete gears. Hindi masyadong pinapara na sa checkpoint kasi nga they expected na kompleto yung papel and everything. Bakit nga naman mag-invest sa complete gears? Eh, papel wala. So, yun. Advantage siya. Ay, karamihan naman sa pinapara yung mga kulang lang helmet, naka-chinelas. Kasi yun nga, yun yung chine-check at nire-remind sila. Hindi naman siguro lahat hinuhuli, but sometimes nire-remind na they should wear the complete protective gears for their safety na rin. Yun naman ay hindi para doon sa mga nanghuhuli, kundi para doon sa driver. Hindi naman to para sa LTO, hindi naman to para sa mga HPG, hindi naman to para sa mga enforcer. Kundi para na rin sa kapakanan ng mga driver. Sa kanilang kasiguraduhan sa pagdadrive. Safety. Hindi ko alam kung ito yan. Mm.
Saan siya? Harley. It's a Harley. Wow. Sarado ang service. So, sarado yung service center. Hindi ko alam kung saan pwede. Hanap tayo guys ng pagpapachange online. Sa mukhang kala ko pwede ron. Tinga tayo. So okay, so hanggang dito na lang muna yung vlogs natin. So puntahan na lang muna natin si Aerox. And hanggang sa sunod na vlogs, next week na lang ulit tayo magpa-change oil, maghanap ng kasa na mag-change oil. So yeah, thank you.